Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Father Jerry Ormos, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Naku, kumusta po kayo mga kuyang mga ateng, mga lolo, mga lola? Naku, sana po medyo nakarecover na po yung mahabay nating grabing tinamaan ng baha. Grabe talaga ano ha? Abay, 21 po ang naitalang namatay. At ang Pangulong Marcos, na imbag nga bigat, Mr. President ha? Abay, talagang lumusong din niya sa Valenzuela kahapon. At siya ay naalarma dahil sa sandamakmak na mga basura po, mahabigan. Bakit lang na Mr. Price na magtalaga na ano ha? Pwede bang magtalaga ng garbage czar? Kasi bukod sa climate change, ang sinasabi po nga dahilan ng grabing pagbaha dito sa Metro Manila at karating lugar ay climate change. Ayan yung mga basurang nagkalat. At hindi nga ba maayos yung flood control? Manong Secretary Manny Bunoan. Pero ang sabi, okay naman daw. Ayan, pero bakit ganito ang nangyari ha? Sa dami ba ng tubig na bumagsak dito po sa Metro Manila? Uy, umuulan. umaaraw na po mga kuya, mga misis. Ayan, baka pwede na maglaba, ha? Kaya lang, may mga lugar na umaambun-ambun pa rin ng basa. Abay, sino ba talaga ang responsable? May pananagutan sa flood control. Ang MMDA ba? Ang DPWH? Mga LGUs, mga mayors, ha? O yung mga project ng mga congressmen. di natin malaman eh. Ang sabi ni ng Kongreso, abay 244.5 billion ang inilaan na pondo para sa flood control project. Pero iba yung datos ni Presidential Sister, si Senator Amy Marcos, ha? Ang sabi naman ng Amy, abay, hindi lang 244 billion, 450 billion ang inilaan para sa flood control project. Bakit bumaha pa rin? Ayan. At speaking of basura, Mr. President, siguro naku, ha? Abay, sino ba ang papalit dito kay DILG Senator Benhar Abalos kapag nag-resign na at tumakbong senador? Abay, siguro ang dapat na ilagay na DILG yung tipong bastonero, Mr. President, ha? Yung bang kayang-kayang kalampagin yung mga mayors na dapat ayusin yung basura sa kanilang bayan, siyudad? Dito natin namimiss ang Mayor Edward Hagedorn eh, ha? At si dating MMDA Mayor Congressman Bayani Fernando, ha? Abay, kung siguro ay katulad lang natin ang Puerto Princesa at Marikina City, ha? Mayor Marcy Chodoro, ha, Mr. President? Abay, baka hindi po ganyan ang tatambad sa ating mga basura, Mr. President, ha? Here comes the sun.
At na-interview ng balansyadong balita kahapon si Manong Palafox, ha? Abay, mukhang kailangan ng Mr. President, ha? Abay, kailangan po ng master plan ng flood control dito po sa Metro Manila. Ayan, hindi kanya-kanya, ayan, hindi kanya-kanyang project ng mga iba-ibang distrito ng mga congressmen at mga mayors. Dapat isa lang, ayan, para maayos. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deyo Macalma. Sana po nasa mabuti na kayong kalagayan. Samba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let, siya ba ay mag-iikot ulit, ha? Pero sandali lamang mahabigan ang ating disaster operation tulong. Uy! Nagpapaalmusal ngayon sa mahigit 3,000 katao sa may barangay Tumanang Marikina. Wow! Andiyan ba si Lugaw Queen? Ano ba ang paalmusal ng ating Wonder Woman? Ang ating Lugaw Queen, Miss May Binauhana. Yan ang sinasabi natin ni Secretary Rexa Gatchalian ng DSWD, ha? Abay, siguro po ay yung mga ayuda natin, ha? Siguro mag-ready rin po tayo ng hot meals. Eh, alam niyo, pagka ganito nga baha, Secretary, yung mga kababayan natin ay hindi makapagluto. Ayan, siguro yung mga hot meals, ayan. Parang yung ginagawa na operation tulong. Ayan. Hot meals ba yan, May? Ano ba yan? Noodles ba yan? O arroz caldo na may manok na? Ha? May chooks to go na, Mr. Ronald Mascarenas? At meron bang ano yan? Tuwalya-tuwalya. Alamin natin ang sitwasyon sa may Tumanang Marikina. Baha pa rin ba dyan? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, sa kabila ng nakapal na putik pa rin at grabe mga basura, iniwan itong hanging habagat at pinalakas ng bagyong Krina. Aba, pinilahan ng daan-daan mga residente rito ng barangay Tumana, Yumagang Palugaw, Palmusal, Disaster Operation Tulong. Unang wave pa lamang ito, Lakay. Unang wave pa lamang ito dahil mahigit 3,000 ang balak maabot ng grupo ni Wonder Woman May Binauhan. Ngayong araw pa lamang na ito dito sa barangay Tumana. Ibig sabihin, mayroon pa abangan nyo sa ibang mga lokasyon. Alam mo, Lakay, karami yung putik. Balat-balat pa rin dito. At dito mismo sa kinatatayuan natin, katabi ito ng creek. Ito yung, kung matatandaan mo, nung unang araw nung coverage natin, ito yung sinasabi ko sa iyo, Lakay, na umabot ng hanggang second floor yung baha dito sa barangay Tumana at maraming nag-rescue. Pero syempre, hindi namin patumpik-tumpik pa. Ito ating DZRH and DZ Operation Tulong Katuwang. Ang Metroba Foundation, siyempre si Congresswoman Stella Kimbo, at ang Pekina City Hall, ang una ni Mayor Marcy Chodoro. At ahin ko lang lakay si NBC DZRH Operation Tulong Director, Head May Binauhan, si Wonder Woman. Ma'am, Ms. May, ano nung mga itanagin natin ngayong araw? Ay, siyempre yung ating patak na init, bukot na lugaw, Edniel. Lakay, good morning at sa lahat ng ating mga babayan, lalong-lalo na dito sa Pekina City. So, aga natin tumulang papunta sa may barangay Tumana para na sa ganun ay ma-serve natin, Lakay, yung mainit talaga na lugaw sa pinaghanaan ng ating masisipag na lugaw team ng Operation Tulong Magdamag, Lakay, ano, bayanihan na inilugto sa mas maaga tayong mapag-serve. So, natutuwa naman tayo dahil pagdating natin dito, ready-ready na ang ating mga kababayan dito sa barangay Tumana na mag-almusal. So, mahaba na din yung pila ng pagdating natin. Agad-agad ay nag-serve na agad tayo ng mainit at siyempre lakay. Masarap ng lugaw. Sorry, hindi namin kayo naiwanan din kanina. Okay lang. Basta mapakain natin yung mga kababayan natin. Eh, kahit na simut-simut na lang, pwede na, ha? Ayan, tira mo daw si Kuyang Humobono Boy Pique. Ayan, sarap na sarap sa lugaw ng DZRH Operation Tulong. Oo nga, Lakay. Anyway, so ngayon ay natapos tayo ng maaga. So yun naman ang ating laging layunin, Lakay, na first thing in the morning ay yun ang ipaagahan natin ating mga kababayan na nagiging biktima ng kalamidad. Although kanina, sabi nga natin, tulong-tulong bayanihan, pati ang barangay, nakakatuwa dahil maputik sa area. So yung iba sa yung team natin kailangan magbota, Lakay, no? Para makagalaw tayo ng mas maayos. Pero siyempre, Lakay, nagpapasalamat tayo sa initiative po ng Metro Bank Foundation. Maraming salamat. Metro Bank, thank you. Stella Kimbo,
Opo, ng second district na nakaalalay din. Mamaya na kay, meron pa, no? Meron pa tayong pa-dinner, early dinner. Ayan, wow. At kasama po ng, oo, meron pa tayong palugaw with packed meals na maihahandog sa ating mga kababayan. Kasi meron pa rin naman patuloy yung paglilinis ng ating mga kababayan sa kanilang mga bahay. Ngayon ay nakikita nga natin along dito sa creek, di ba, Edniel? So, Lakay, May, ay, May, yes, Lakay. Wonder Woman, Lugaw Queen, eto, naku, may mga nagtetext na rito, ha? Sana all, mm-hmm. Ayan, sana huwag lang daw sa Marikina, sana sa ibang lugar din. Samba, wala ba kayong planong pumunta rin ng Malabona, Valenzuela, o yung iba pang sinalanta ng baha? Yes, iikot tayo, Lakay. Mm-hmm. At syempre, Lakay, paki-announce ang ating Metro Bank account para po sa ating tuloy-tuloy na fund drive. Of course, para lahat ng yan ay ating maihahatid sa lahat po nating mga kababayan na talaga namang grabing binaha. Lakay, you know, dahil nga sa habagat at nakakagulat na malakas na pag-ulan, kaya ito ang ibinunsod. Kaya tayo naman bilang mga masisipag na at kasamang buong pwersa natin na masisipag na volunteer ng Operation Tulong ay nagsasama-sama muli. So mamaya, pagkatapos ito, hihinga lang kami ng konti and then mag-prepare kami para sa early dinner. Of course, mukhang makakasama natin mamaya si Congresswoman na Stella Timbo with, of course, the Metro Bank Foundation. Lakay. Ano ba yung pa-dinner mo? Ayan, crispy pata ba yan? Anong, Lakay, lugaw na din. Crispy pata. Lakay, lugaw and of course, meals. Meron pa rin dinner. Tsaka nakita ko, may mga bottled water pa ko dyan na Tatak Maynila yata yan. This is yung bottled water ito ng ating MBC Duke, Lakay. Tinatawag ko rin si Mr. Jimmy Serrato. Baka pwede ka magpadala ng Jim's Coffee, Mr. Jimmy Serrato, sir, ha? Ayan na, para kompleto na. May arroz caldo na, may Manila water pa, meron pang Jim's Coffee, meron pang vitamin E at vitamin R. O saan ka pa? Kompleto na. Naku, Miss May. Miss May pa. Sana all din. RHTV, paki-flash nga yung ating account number sa bank account sa Metro Bank. Kasi eto na yung mga ito mga kuyang natin sa Freemasonry. Ayan, ang Chodoro M. Calamasonic Lands. Abay, magdudonate daw ng 100,000 pesos. Wow! Para dito sa ating Operation Tulong, Miss May. Abay, palagay ko ang mga brethren natin sa Manila Travel Square and Compass Club, hindi rin magpapatalo ang mga ito. Tsaka yung mga NCR, Travelers Square and Compass Club. Ayan, yun ang mga masisipag mag-donate dito sa Operation Tulong. Proceed, Miss May. Sa kanilang lahat ng mga kuyang, marami pong salamat sapagkat ang dami pong natutulungan ng lagi-lagi po ninyong donasyon sa DCRH Operation Tulong. Sa lahat po ng ating mga may sakit na lumalapit araw-araw, kayo po ang maraming salamat dahil tayo na kaya itulay lang. But then, sa inyong mga initiative po na makapag-donate sa Operation Tulong, God bless you more, Lakay. Lahat po kayo sa mga kuyang. At pasalamatan din natin ang mga Rotarian sa Miss May, di ba? Nagdo-donate din sila, tumutulong din sa atin. Yes. Sina kuyang, Ayan. Si Governor Lai de la Cruz and of course si Sir, si Mr. de la Cruz, si Kuyang, sabi mo, Sir, maraming salamat dahil meron naman silang mga pasyente na ating pong mga napa-operahan. Meron tayong dalawang pasyente na talagang nagsama-sama yung mga clubs ng Rotary International District 3810 with then the past immediate Governor Lilian Lai de la Cruz, Lakay. So lahat po ng sabi nga natin, Lakay, pag mas marami ang tumutulong, mas marami din tayong naaabot ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy ang palugaw natin, ha? Umaga hanggang mamayang gabi, hapon. Yes, Lakay. Okay. Yes, Lakay. Kasi worst hit talaga ang tumana, Lakay. Kaya medyo tutukay. But then, sabi mo nga, ay sikapin natin maabot yung lahat kahit na magbarangayan tayo, Lakay. Ayan na, tinext ko na si Miss Maria Luisa. Ayan na, tinext na si Boyo Gonzales. Bibili pa ng karagdagang kaldero sa Divisoria. Ayan na, para lutuan ng lugaw.
Oo, Lakay, kasi nag-reinforce din kami ng mga kaldero with our Voltacom team ng Operation Tulong, sina Chairman Danny De Terra. Okay. So, kailangan natin kasi sabay-sabay kasi, Lakay, kailangan maraming hali. Maraming salamat, Lakay. Thank you. Maraming salamat, Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan, kasama ang buong tropa ng DJRH Operation Tulong at siyempre ang mga donors natin. Maraming salamat po sa inyo. Lakay, ang ating logistic partner pala, munti ko na makalimutan, dala natin yung mobile kusina nila at yung gala jeep na nakasakay lahat ng mga tent natin, gamit, mga lamesa na umiikot ngayon, Jeep Technica Equipment Corporation ni Sir Arsenio Bong Garcia, yung kanilang chairman CEO. Sir, maraming salamat. Kaya tayo nakapag-mobilize ng mabilis. Okay, very good. Maraming salamat, Miss May. At ikot din kayo, ha? Yan, sa Camanaba area, ha? Abay, nainggit na, baka daw sa Marikina. Relax lang po, ha? Isa-isa lang. Ayan. Lakay, ang grupo ni Miss May Binauhan ay lalarga na sa next location nilang ngayong araw. Pero pasalamatan din natin si Barangay Chairman Nakiko Centeno, itong Barangay Tumana. At syempre, ilan pang naipag-coordinate sa atin dito sa City Hall ng Marikina. Bagitin ko rin, Lakay, habang pina-flush natin sa MBCDJ TV, yung ating account. Para doon sa mga nakikinig sa radyo, 6407-6400-86412. 6407-6400-86412. Ito ang metro mga account sa MBCDJ Operation Tulong. Live pa rin mula rito sa lungsod ng Marikina para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH. Ito si Edniel Parosa with May Binauhan, ang ating Wonder Woman, para sa DJRH. Una sa balita at serbisyo, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa at Lugaw Queen, Wonder Woman Operation Tulong, Miss May Binauhan sa may barangay Tumana, Marikina, na isa po sa mga grabing tinamaan ng baha kahapon. At si Manong Secretary Manny Bunoan, Miss May, ha? Abay, gusto rin itong matikman yung lugaw ninyo. Abay, baka matikman mo ito, Manong Manny, sapsapulin nyo, apo. Hahanap-hanapin mo, ha? Nasa ating linya mahabigan ang man of the hour, ha? Ito'y ang maraming tinanong ni Pangulong Marcos kahapon sa briefing sa Malacanang, DPWH Secretary Manny Bunoan. Secretary Manny Bunoan, sir, naimbang bigat, apo, sekretaryo. Kastamit ka nga po, Leo, at nimbaga bigat ay amin na po. Magandang umaga po sa ating mga tigasubang. Ayan, abay sa briefing po sa Malacanang, pinanood po nationwide, apo Secretary Sir. So, suma total, ano po ang malaking dahilan? Bakit po grabe ang pagbaha dito sa Metro Manila, Secretary Sir? Unang-una, Leo, I think talaga namang bumuhos ang ulan ng katakot-takot na volume ng rainwater for the last 2 days. No? Mm-hmm. Sabi nga nila, parang malaundo yung tumama sa atin. But na talagang kung ganyan naman talaga, kahit saan ba anda ako ng mundo siguro, pagka ganyan yung buhos ng ulan, mm-hmm. yung bilahan lahat, na papasok lahat, hindi natin maiwasan din na may mga mababaha ng lugar. No? At ang pasasalamat na lang namin is actually mabilis na humupa yung mga tubig baha sa Manila. Kung matatanda natin noong 2009, noong nagka-undoy tayo, undoy. Opo. Noong mga araw na yan, siguro mahigit isang linggo, bago payatan isang linggo na may pang tubig. Sa, may baha. Pero ngayon, tubig baha. Sa ngayon, medyo mabilis-bilis. Ina-attribute natin dito sa puspusang unang-una sa Marikina River, kasi ang local government ng Marikina ay tuloy-tuloy yung pag-dredging at desilting nila sa banda ng Marikina, at dito naman sa May Pasig River, natatanda natin sa kabutihang pagbibigay ng San Miguel Corporation ay talagang drainage nila ng drainage yung dito sa may banda ng
Makati all the way to Manila, yung dredging nila ng Marikina, yung Pasig River. So, I think this helped a lot actually. Nakatulong sa pagdali ng tubig baha sa Metro Manila. So, anyway, the other thing is actually, alam mo naman dito sa Metro Manila, yung mga galoyan na mga tubig baha kung minsan nasasaraan dahil sa mga basura. Yan, oo. Oh, nabahala ang presidente kahapon. Nagulat siya sa dami ng basura, secretary, sir. Tama, tama, Deo. At yun na nga, yun ang dapat natin pagtutunan ng pansin sa tuwi-tuwi na ganito. Lalong-lalo na pagka dumarating ng tag-ulan na dapat talaga yung mga daloyan ng mga rainwater, si dapat dapat walang mga basura diyan sa mga yan. Kami naman sa DPWH, actually, tuloy-tuloy naman yung pagkukumpuni namin ngayon yung mga pumping stations. Actually, yung mga pumping stations ng MMDA, ito yung mga 30 years ago pa ito, mga pumping stations nito. Kailangan namin ma-upgrade para mas malakas yung output capacity na tinatawag namin para mas mabilis din humigop ng tubig baha para may ilagay natin sa mga pumping stations. Kaya lang, Secretary Sir, kung sa experience ng Malabon at Nabotas, kahit may pumping station, hindi nagamit dahil mas mataas po yung water level sa ilog o yung pagtatapunan ng tubig kaysa dun sa lupang pinanggalingan ng baha. Totoo yan, Dave. Kami nila, Presidente, dun sa Manabaka kahapon. At nakita nga namin, unang-una, napakarami rin nakita ni Presidente yung basura na natapot sa mga dalampasigan. At pangalawa, yung nangyari dyan sa Kamanaba, nagkaipon-ipon din yung tubig baha at saka ng high tide. Kaya hindi nila may pump kagad, hindi nila may pump kagad yung tubig din doon. Dahil nga because of the high tide. At any rate, I think it's receding quickly naman. Receding quickly yung mga yung tubig baha inside. Ang tansyang namin in the next 2 days after dapat may pump out na lahat yung tubig sa Kamanaba area. Secretary Sir, kanina narinig ko interview ni Tunyay at saka ni Jerry Baha kay Mayor Wes Gatchalyana. Pinatataasan po ng another 2 meters po yung diki ba doon sa Valenzuela dahil sa volume po ng tubig umaapaw na, Secretary Sir. Ayan, ano masabi ng DPWH diyan? Sabi ko, I think this is one of the proposals, yun isa sa mga proposals ni yesterday, and sabi ko nga, I think we have to look into kung ano talaga ba yung sinasabi ni Mayor Gatchalya na 2 meters. We will technically evaluate after the kagad-agad para malaman natin kung gaano talaga ang kailangan natin itaas yung mga dike nila sa Valenzuela, Kamanaba area. Opo. Secretary, isa pa, nako, sinisisi po ang reclamation na area dito sa Manila Bay. Naka-epekto nga ba ito sa pagbaha sa Metro Manila, Secretary Sir, itong reclamation? Well, reclamation is not bad thing. Actually, lahat naman ng mga all over the world, actually, mga reclamation areas actually are being implemented. I still have to find a technical reason kung bakit sinasabing nakaka-apekto sa pagbaha. Kasi sa tingin ko lang, I think namang hindi man nasasarahan yung mga pagdaloy ng tubig. Hindi naman nasasarahan yung Pasig River, hindi naman nasasarahan yung Tulyahan River, hindi naman nasasarahan yung mga waterways going to Manila Bay. And yung mga reclamation areas naman, in fact, ito had been evaluated naman with the Department of Environment and Natural Resources with regard to yung environmental issues. In fact, doon sa kwan, mapapansin natin yung mga reclamation areas sa meron requirement that they should not connect with the mainland. Mga meron silang 400 meters. Parang ganun.
meters na kwa nila na space. Space, oh, from the mainland. From the mainland. So, well, they continue to review kung meron silang mga may technical basis that nakaka-impede ng flow ng tubig. Kasi Manila Bay is Manila Bay. Laki ng Manila Bay. So, daloyan mo lang ng konting dagat naman yan. Mm-hmm. So anyway, we continue to look into yung mga allegations na kung nakaka-impede actually ng flood water into Manila Bay. Isa pa, Secretary Manny Bulungan, sir. Ayan, ang Kongreso at Senado ay kinu-question po kung saan daw napunta yung billions of funds na ginamit sa flood control projects. Effective ba ito at pwede bang i-audit yan kung nagamit nga ba itong sabi ng Kongreso, 244 billion. Eh sabi ni Senator Aimee, si Manang Aimee, hindi lang 244, 450 billion pesos ang flood control project fund. Nasaan daw ito at saan daw ginamit, Secretary Bunoan, sir? I think yung sabi ni Senator Aimee, this is the allocation for 2 years. No? For 2 years, okay. Mm-mm. For 2 years yan, kasi for 2 years yan, since this administration took over, more or less ganun nga yung allocation for the last 2 years. No? And marami naman kami nagawa during this administration. Actually, this is yung flood control projects is all over the country, no? Opo. All over the country yan. So, marami naman yung pangangailangan ng flood control programs. Mm-hmm. For one thing kasi, Deo, yes, sir. Napapansin ko, technically, opo. For the last many, many years, since, siguro, sabihin ko na, mga 15 years, for 15 years, I think na-stop yung dredging and the silting operations sa mga rivers natin. Mm-hmm. So when we took over, ang nakita kong dahilan sa akin lang, opo. Nakita kong dahilan kung bakit mabilis o mapaw ang mga tubig sa ilog pagka umulan is because the riverbeds are too shallow now. Kikita mo kung minsan yung mga rivers pagka summer pwede mo nang tapak mababaw na nang, mababaw. Nako, ito na nga, Secretary Manny Bulungan, sir, may bubit tayo dyan sa Bulacan, yung ilang congressman natin dyan, ilang LGUs, meron ang flood control project, desilting ng mga river, kaya lang yung bako niya, pan-display lang, hindi naman, natatawang yung report, hindi naman inaayos, hindi naman tuloy-tuloy yung pag-desil, pagtanggal ng basura sa mga ilog. Oo nga. Mabuti nga ka mo, Leo, at ang San Miguel Corporation again has actually been undertaking yung dredging and the shifting of all the mga kwanis dyan, pakang, and they have actually napaganda nila yung daloy na ng tubig baha dyan sa Bulacan. And parts of Pampanga as well. So medyo maganda yung nila dyan. Okay. Secretary Sir, isa... Sabi na traffic. Ayan, Secretary Sir, mukhang iba-iba ang style ng flood control project ng iba-ibang distrito, mga LGUs. Hindi daw ba pwedeng magkaroon ng master plan, Secretary Sir, na through DPWS para isa na lang, hindi magkakaiba yung mga ginagawang flood control project ng mga LGUs at distrito ng mga congressmen? Okay lang naman. Deyo. Opo. I have to dumating na si Presidente. Okay. We are going to fly to Quezon actually kasi. Okay, sir. Okay. Wala anyway, po. Anyway, we can continue. Yes, sir. Wala po. Diyos lang yun, Apo. Ayan, naintindihan po namin. Thank you. And good morning. Ayan. Good morning. Opo. Naimbang kabigat, Apo. Makabigan, Public Works Secretary Manny Bunoan. Ayan ay biyaheng Quezon pala sila. Ama, pupunta pala sila, Presidente Mislet, ha? Doon sa Quezon, ha? Kina Governor
Angelina Tan Suarez. Ayan, ay, Angelina. Angelina Tan pala. Ayan. So, biyaheng Quezon po ang presidente at ilang members ng kanyang gabinete. Ayan. Ocular inspection din siguro ito. Anyway, babalikan po natin lang pang mga reports. Ayan, di natin natanong kung sila ba ay pupunta sa Kongreso at Senado, kasi pati itong si mga ng IMIT, Senator Bong Revilla, ay gusto rin maimbestigahan kung saan ginamit yung bilyones na pondo pala sa flood control project. Dumb, standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso. Ikaw ba'y kasama lilipad ng Quezon? Standby Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan. At ito nga pala ha. May announcement po ang ating spokesperson ng ating City Hall sa Star City ha. Abay bukas po ngayon ang Star City. Ayan, sabi nating spokesperson, ayan, Mr. Jomay Paroco at ang ating administrator, si Mr. Ray Rivas. Ayan, so bukas po ang Star City ngayon para po sa mga, walang magawa. Para sa mga gustong, mag-relax. Ayan, abay punta lang po sa Star City dahil bukas po ngayong araw ng Biyernes, Sabado, Linggo. Daming bayan. At yung mga nakamonitor natin, mga angkas dyan, ayan, taxi drivers, ayan, jeepney drivers, bus drivers, ayan, ang ating stickering promo, mamigay din ng Aguinaldo ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, ayan, pumunta lang, takbo na, dito sa harapan ng Star City. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jess Mundo, kumusta po kayo, Justice, ha? Hindi po ba kayo binaha? Oras ganap na alas 8:39. Oras sa Sister L, Lady in White. It's 8:43. Ba't na ganyan ka kanina? Sexy, yes, sexy mo dun sa kulay pink mong damit. Eh. Ah. Tanggalin mo nga, umaaraw na, mainit na eh. Ha? Malamig kasi lang kay Sanyo Center. Ayan, ayan, nakano ko, I'm a Barbie girl today. Oh, sige, patayin ko ng aircon. Ayan. Oy, maraming salamat, Kuyang Noble Dong. Aba, kita mo nga naman ano, ha? Ang bagong buhay Masonic Lad sa number 17. Wow! Lugaw Queen, Wonder Woman. Mm-hmm. Sila abay, sinabi ko lang na magdodonate ang Chodoro M. Calo Masonic Lad sa Kuyang Teddy Calo ng 100,000. Aba! Ang mga kuyang natin, mga brethren natin sa bagong buhay Masonic Lads, magdo-donate din ng 100,000 pesos. Wow! Napakarami pong matutulungan niya ng mga kababayan natin. Wow! Abay, truck-truck na bigas na panlugaw na ito. Lakay. Kuyang Seka Dong, ha? Tsaka lakay ang itlog. Ayan, itlog. Hindi kompleto ang lugaw. Alam mo, lakay. Kung itlog, ditawagan natin si Kuyang Martin Usaita, ang... ang boyfriend, ayan, ay, hindi pala boyfriend, BFF ni Mayor Alice Guo ng Tarlac. Oo, lakay yung dalawang pula, ang itlog sakto, ano, ayan, malaki yung itlog, isang itlog lang, busog ka na. Oo. Ayan, Kuyang Martin Boy Usaita ng Batangas, ha? Mm-hmm. Hindi namin tatanggan yung itlog mo, ha? Yes. At mga boyfriend, ha? Abay, baka pati ang grand lad, si Mo Sursipul Ariel Kayanan, Kuya Dado, ha? Baka magbigay din ng instruction sa mga lodges, eh, sa DCR sa parehas ng tulong na lang magbigay ng donation, ha? Para pang ayuda sa ating mga kababayang sinalanta ng baha. Oo. At sa mga nakikinig sa atin, lakay, no, baka sila ay hindi nanonood sa TV o kaya sa online, mga ang Metrobank account po ng MBC Operation Tulong ay 6407-6400-8641-2. Ayan. Pinagsanib na para sa yan lakay ng mga stations ng DZRH, Love Radio, Yes The Best, Easy Rock, Action Radio at Radio Natin. Aba, Kuyang Sek Dong Mendoza, ha? Mukhang marami kayong pondo sa mabuhay, bagong buhay Masonic Lads, ha? Mm-hmm. Para sa TM Calaw, more than 1 million na naman yung pondo nila dyan, kaya kung mag-donate ng 100,000 sa Operation Tulong, ganun-ganun lang. Pero alam mo, lakay, the more... Hindi magpapatalo si na Kuyang Alex Ago tsaka General Willie Bonilla yan. Eh, piling ko nakikinig yung mga yan ngayon. Mm. Baka naman gusto nyong mainggit. Ayan, Kuyang Mata Modina. Oo. Ayan,
Ayan, magkakalabasan tayo dito, yung mga naiinggit dyan. Welcome po kayo. Kasi mga breath natin, mga masungoy, dalawa ang kanilang project ngayon. Ayan, yung balik-aral. Ayun, mga maganda yan, Lakay. Donation sa mga bata, magpapasukan. Pwede mahatiin. Ayan, yung iba ilagay sa mga sinalanta ng paha. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Leta Narciso, ha? Abay, nasa amba. Ang Paolo Marcos ba, babalik ba sa Camanaba? Sabi ni Secretary Manny Bunuan, biyaheng Quezon sila ngayon. Standby, let Dumb. Bayan. Oras, anong suot mo? Gusto mo ba neto, Lakay? Ayan, sabi ni Kuyang Alex Go, tsaka si Jer Willy Bonilla at sana araw-araw daw ganyan ang suot mo. Aba. Para ka daw si Ivana Alawi. Baka may gusto pong mag-sponsor. Hindi, charot lang. Ayan, pati si Manding Bahakan. Ayan, si parin Manding, pagka nakita ka, nabubuhay ang dugo. Walang may papahiram sa aking damit tong mga to. Puro t-shirt tong mga to, Lakay. Oras, Sister L. It's 8:47. R.H. Nobola Patsa Arbas, abay, ito yung magalanteng masun ang mga ito, ha? Sa Masun District NCRF, ha? Abay, hindi rin patatalo dito si Kuyang Gerard Ceballos. Abay, Kuyang Teddy Kalaw at Director Juna Samaniego ng DOH. O, yung nga pala mga taga Department of Health, ha? Abay, Secretary Ted Hermosa, ha? Yusek, very responsible, noble, Matthew Bagaw, Director Juna Samaniego, ha? Ang sabi po ng Paolo Marcos, ang mga doctors daw ng DOH, ayan, pumunta kayo, ha? Pumunta kayo sa mga evacuation centers, ayan. Yes, Lakay. Diba, Sister M? Importante yan, Lakay, lalo na marami tayong mga kababayan ngayon ang dinadala sa ospital, sa mga pagamutan. And of course, Lakay, nako, pagka ganitong tag-ulan, marami ang lumusong sa baha. Ingat-ingat kayo, alam mo ba, Lakay? Sa marami ako, leptospirosis, ha? Yes, ayan. May nagsuswimming pang ang daga ako nakita. Ah, ganun? Naku, Diyos naman. Nag-ano, Lakay? Nagba-backstroke. Kaya talaga napakahalaga po ang kalusugan ng mga kuya, mga ating, mga misis, yung mga anak natin pasaway, ha? Paluin natin sa pet. Huwag palo, ayan. Kurot na lang, ayan. Napakahalaga po talaga na ingatan po natin ang kalusugan. At syempre mga lolo, mga lola, kailangan marunong din tayong pumili, ha? Gaya na lamang ng mga iboboto nating lingkod bayan sa darating na eleksyon. Oy, Secretary Chairman Bebot Belyo, abay, totoo bang tatakbo kang senador sa ilalim ng administrasyon ba? Geratom Lanchon, nasa lista na ba itong si Secretary Bebot Belyo? Gaya ng mga kapare sa buhay, sa karir at sa mga kaibigan, maging sa pagbili ng gamot, Sister L, para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kaya kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Dumb. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Edwin Duque. Oras, Sister L. It's 8:53. 5 minuto na lang, alas 9 na.
comes the sun. Uy, maraming salamat sa Toyota Alabang. Uy, kita mo ha, si Mr. Cesar Lee. O bakit? Lakay. Mag-donate din sa operasyon tulong ng 10,000 pesos. Wow, wow! Thank you po, Boss Cesar Lee. Kumusta po kayo? Abay, ilang kaban na rin ito nang bigas sa Miss May, ha? Oo, lakay. Abay, tsaka lakay, bagay ito, ha? Ang lugaw natin, mayroong manok po yan. May manok, may itlog pa. Ay, itlog, lakay. At napakaraming luya. Alam mo, lakay, yung lugaw talaga ng operasyon tulong. Ang sobrang sarap. Sino ba ang chef natin dyan? Ba't ang sarap magluto? Hindi ko alam, lakay. Pero gustong-gusto ko yung lugaw nila. Ayan. Anyway, alam mo natin na, good morning kay Kuyang Alex Flores. Bawa, pakasabi ko yung Kuyang Alex Flores kay Kuyang Franklin Limlang Toyota Quezon Ave. Ayan. Quezon Ave. Yung isa lakay, yung sa Valenzuela, yun. Sino ba yun? Si Kuyang Alex Flores. Kung baka pangantyaw, ano? Flash Report. Flash Report! Ang flash report ni Miss Giselle Ricafort. Nako, lakay, ito may SUV at motorsiklo nagsalpukan dyan sa may bahagi ng Bautista Street sa Makati City. Ano nga sitwasyon? Meron bang casualty RH-15? Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, nagsalpukan nga yung isang SUV at motorsiklo dito sa panulukan ng Bautista Street at Emilia Street sa Makati City. Sa latas ng impact, warak yung unang bahagi ng SUV, wasak din yung motorsiklo. Sugatan itong rider ng motorsiklo na kinilalang si Kuya Rodolfo Diaz sa 39 anyos at ngayon nakabulag tapa no, dito sa kalsada at hinihintay pa yung ambulansya para madala sa ospital. Meron naman siyang malay pero napuruhan yung kanyang likod at tagiliran dahil tumilapon nga yung kanyang motor. Sabi ng nakausap natin sa Palanan Rescue Team, Itinakita ng SUV yung motorsiklo na galing sa intersection dahil sa dalawang malaking truck na dumaan. Sasagutin naman daw ng driver ng SUV ang rescue ng biktima sa pagamutan at walang mangyayaring kasuhan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, dahan-dahan po kasi, ha? Yan. Flash Report! Flash Report! Ganitong rush hour talaga, nagmamadali mga kababayan natin, mga motorista, mga riders. Ingat-ingat mga kuya. Oh, ang tip ko lang sa inyo, di baling malate, huwag lang maaksidente. Ayan, tama ka Sister L. Okay, tama si Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. O, oh, ingitero din. Sumagot ka agad. Ayan. Akala ko ingitero din, gusto din niya. Sabi niya, Kuyang Deyo, ha? Kami dito sa Masol District NCRF, anong last nga ba Kuya Alex, ha? At mula dito sa Toyota Valenzuela, ha? Ayan, pakibati si Sister L. Sir, akala ko naman magbibi, akala ko naingit na lakay eh. Sandali lamang at abati mo natin na happy birthday si Maria Risa Enriquez ng Bacooda, Santa Mesa. At binabati si Max and Raymond. Ano pilyado di sinabi eh, ha? Ayan. At ganoon din, happy birthday kay Marge Jarmilia at Pebble sa Duque at belated happy birthday kay Ma'am Ellen Pulido na hanggang ngayon ay hindi pa nagpaparamdam. Kaya binabati natin to hanggang katapusan. Ayan. Happy birthday ulit kay Ma'am Ellen. At happy birthday din kay Harold Santiago. O si Kaloy Pascual, birthday din para sa katapusan. Ah, katapusan din yan. Kay Joselito EJ Ayalde. Ayan, happy birthday. Happy birthday. Ayan. At may binabati rin si Colonel Joseph Dator. Ha? Kuyang, pakibati rin ng happy birthday kay Navy Captain Juni Unay. At Misa Alina Joya Baltasar ng Development Academy of the Philippines. Oh, DAPA, dyan sa Tagaytay. Pagbati mo lang Kuyang Colonel Joseph Dator, ang ating military attaché sa Spain. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang Sister L. O, teka muna ha. Nandiyan. O, sisilet muna bago ang ating stickering promo sa Star City.
Wala sa akin. Ah, wala ba sa'yo? Sabi ko, nasa akin eh. Nasa yung lakay eh. 60 million pesos na DSWD AICS. Ano nga ba yung AICS? Ano nga ba yung sabihin AICS ito? Lakay. Assist, AICS yan, lakay, tama diba? AICS. Oh, AICS. Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayun. Hmm. Yun pala yan, ha? In short, ayuda. Ayan. Mm-hmm. 60 million na ayuda ng DSWD ilalaan sa Valenzuela, Navotas at Malabon. Ayon kay Pangulong Marcos. Aba, DSWD Secretary Rex, baka sabihin ni priority mo na taga Valenzuela. Eh sa bagay sabi ni charity begins at home. Oh, pero marami lakay ang binipisyaryo niyan eh. Ayan, panawagan natin kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Siguro po, Secretary Sir, mag-ready rin po tayo ng hot meals. Hot meals, lakay. Kailangan yan eh. Kinakabahan ako dito kay Miss Mebby noon. Baka i-recruit, i-pire ito ng DSWD. Sobrang active eh. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, maglalaan ang gobyerno ng 60 million pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng DSWD sa Valenzuela, Navotas at Malabon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 20 million ang ibibigay sa tatlong lungsod bilang panimula habang hinihintay pang assessments ng DILG at ng Office of Civil Defense sa iba pang lokalidad. Sabi ng Pangulo, daragdagan ng Office of the President at ng DBM ang pondong ito kung kinakailangan. Inatasa na rin daw ng Presidente ang DSWD na ipagpatuloy ang pamahagi ng Family Food Pact sa mga apektadong pamilya. Maaari rin anyang gamitin ng DSWD at DOLE ang Cash for Work program at SUPAD para sa paglilinis ng komunidad kapag humupa na ang baha. Samantala ngayong umaga, lakay, biyahing Quezon at mamaya sa Rizal si Pangulong Marcos. Muling pangungunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Mauban at San Mateo para alamin ang sitwasyon sa mga lugar sa Calabarzon na nakaranas rin ng matinding pagbaha. Magsasagawa rin si Pangulong Marcos ng ocular inspection sa mga evacuation center. Lakay? Eh, ba't di ka kasama? Di ka ba nagkasya sa helicopter? Si Kuyang Benji na siguro lakay ang kasama sa Quezon. Di ka ba nabunot? So, ang Pangulong Marcos ngayon, biyaheng Quezon at Rizal. Lakay, Mauban, Quezon at San Mateo, Rizal. San Mateo, Rizal. Ito naman ang kanyang situation briefing. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, birthday boy. Aba, birthday pala ni Edwin Duque ngayon. Yes, Lakay. Birthday niyan ngayon. Eh, ba't wala malang pa almusal? Ang tagal, Lakay. Alam mo ba, naligaw pa yata sa Malanday yung magdi-deliver dito. Ayan, tulad ko rin Ilocano to, kaya nakirmat. Bisaya yan, Lakay, si Edwin. Bisaya ba ito? Oh, si Bay Edwin. Mga Duque, Ilocano yan eh. Ayan, Bisaya ka man dong. Bisaya siya, Lakay. Kung ano, Ilocano ka. Standby, Boy Gonzales. Standby, Edwin Duque. Alamin mo natin ang, siyempre, rain or shine, mahabigan. Away ang Nino ng Bayan. Dumating na daw, Lakay, yung pagkain. Ayan na pala eh. Kanino galing? Kay Edwin Duque ba yan? Ayan na pala eh. Eh, pang merienda naman yan eh. Gusto... Sana araw-araw, Lakay. Oh, give love. Akala ko araw-araw may kalamidad. Hindi. Give love every day, Lakay. Kahit may kahit wala pong calamity, we should love each other. Yes, ang aming disaris operation tulong araw-araw. Ayan na. Give love sa mga pasyente natin at ayan, katulad yung pag kami sinasalanta ng baha, ready po ang ating hot meals, lugaw. Ang matik yan, Lakay eh. With itlog ni Kuyang Martin Osaita. Ayan. Na dalawa ang pula. Dalawa ang egg yolk. At chooks to go ni Mr. Ronald Mascarenhas. Uy, masarap yun, Lakay. Mr. Ronald Mascarenhas, hindi ka nagpaparamdam, ha? Alamin nga natin, sino ba ang bibigyan na aginaldo ni Sherwin ngayong magbubukas ang Star City? Alamin natin, Lakay, dahil ang ating Malacash stickering promo ay nandyan ngayon sa harap ng Star City. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos
at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin Alfaro, may lugaw ba dyan sa harapan na Star City? Ha? Ninong Sherwin, please come in. Walang lugaw pero meron tayong mabilis na maagap na winner ngayong umaga. Ito'y pangatlong beses na, no? Bilis to? Oo, pangatlong beses na. Pangatlong. Ah, grabe. Ang kas ba itong si Kuya o taxi driver? Ang dumating. Pero, pangalan nyo? Fermin de Chavez ng Camarin. Si Kuya Fermin, kanina pa to lakay. Tupad sa Baclaran, na lumipat tayo sa Raja Sulaiman, nandun din siya. Ngayon naman, talagang sa kanya na napunta yung premium na 1,000 pesos. Sino pa rin tumakalaw sa pag-umaga, Kuya Fermin? Diyo makalma. Aba, bigyan ka agad ng premium si Kuya Fermin. Meron ka agad 1,000 pesos yan. At syempre, meron din kasama yan na vitamin E. O ba? Ba't wala kang video? Oh, wala kang video. Yung vitamin E, ang laki pa naman yan. Lakay, ito brand new na vitamin E. Walang video eh. Kukunik pa lang sa... Asan yung cameraman mo? Ayan, ayan na yung zoom. Ayan. Ayan, o. Naku, ha? Aba, ang laki ng vitamin E. Ayan, o. Ayun. Vitamin RC. Sa'yo rin yan. Abay, Kuya. Salamat, Lakay. Salamat. Alam mo, Kuya Permin, ganyan talaga ang benta pag Permi kang nakatutok sa amin. Ayan, mabilis nakatakbo. Ayan, si Mang Permin. Permin nakatutok sa DJRH. Oo, patong business na. Aba, si Pa. Ano minamanin mo, Kuya? Taxi? Ano minamanin, Kuya Permin? Taxi o motor? Angkas? Taxi, sir. Taxi. Ayan, O sige, Kuya. Sir, taxi, Lakay. Pambira, Kuya. May pasero ka pa yata sa loob. Ihatid mo muna. Hindi muna hinatid. Nakito muna. Kumuha na. Kumumbra muna. Kumuha na premyo, Lakay. Sige, paalisin na si Kuya at yung pasero. Baka mainip. Ayan, baka malate. Oo, naiinip na yung pasero. Nakakahiya naman. Kuminto talaga ng matagal. Ayan. Okay, sumunod pa. Ano, nakikinig din kayo? Ayan na. Nakikinig din kayo? Ay, hindi nakikinig to. Ayan. Ayan. O, sige, Kuya. Maraming salamat, Kuya Permin. Ayan, ingat po sa biyahe. Ingat sa biyahe. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa Motoplex sa Deezer H at baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Max Wala Cash promo artist number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang anuman na Kuya Permin. Ayan ang benta ng Perming nakatutok sa atin. Ano, ha? Pag ganyan mga promo, ang bilis-bilis. Nauuna lakay. Pero may report si birthday boy si Edwin Duque. Ano may report ang report niya? Ni Edwin Lakay, presinto ng Malabon PNP, nalubog sa baha. 72 na PDS o yung person deprived of liberty. Mga preso. Ay, at least lakay sila ay nailikas naman. Naku, pala. Hirap pero, siguro. Ang hirap siguro nasa selda tapos nakita yung tubig at tumataas. Alamin natin lakay kung saan sila ngayon inilagay, kung saan sila dinala nung inabot ng tubig ang presinto ng Malabon. RH23 Edwin Duque, happy birthday Edwin. Good morning. Thank you, Miss Elaine at Mayor. Happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Edwin, pinabalik ko yung padal mo rin itong bilaon ng palabok. Gusto namin breakfast. Pang merienda ito eh. Ako'y nagpapasalamat dahil dun sa tugtog pa lang para maghanda ako ng bongga-bongga. Marunong eh. O sige dong, mag-report ka na dong. Alam mo, kanina nakausap natin yung mga pamilya ng mga bilanggo, pinaghalong iyak, luha. Oy, pasasalamat sa hepe ng Malabon Police dahil ang inakalaraw nila mayor, dahil sila lumubog na, patay na rin yung kanila pamilya. No. Pero nung punta natin itong si Police Colonel J. Baybayan, ang hepe, ay dito niya kinumpirma na naiyak din dahil sa kasagsagan ng pagtaas ng tubig, biglang pagtaas, lumubog yung kanilang first floor.
At ang una niyang inisip at agad binalikan yung mga bilanggo mayor na pwedeng malunod. At akin mong lubog yung ilalim. At kung may inaisip pala na may mga bilanggo, 72. Wow. 59 na lalaki, 6 na babae. Edwin. Ito niya, Edwin, anong hanggang saang kalalim inabot yung selda nila? Kung titignan mo, Mayor... hanggang bewang, tuhod... Hanggang leeg. Ha? Diyos ko. Grabe ang lalim ng ito. Ito ba yung sa loob, Edwin? Hanggang leeg, nakaselda. Ito yata, medyo nagsubside na tulakay eh. Isa-isa ilang, mabuti na pakiusapan niya agad itong katabing BJMP. At pumayag na isa-isang nilikas. No? Diyos ko. Bawat, grabe. Bago tuluyang lumubog, nilikas ito sa BJMP. At pantay sarado ng mga pulis. Pero sabi nga niya, habang nililikas, tinutulak sila ng malakas na alon. Parang inilalayo sa kid. Ito itong video, pero tumatawid sa creek. Kinausap niyang masinsinan itong mga bilanggo na sana ay magtatakas nila samantalahin. Dahil buhay nila yung nakasalalay. Pwedeng ikasisira. Alam mo sa awa ng Diyos sabi, sumunod naman at walang magtangkang tumakas. At yung 70 itong yan na mayor, nailikas. Nailikas. Na ibabalik. Diyos ko. Dahil napakarumit, sirang-sira na yung mga kapital sa ilalim. Wala rin kuryente. At yun nga, pinagpasalamat ang pamilya. At lahat ay buhay at lumipas man yung napakataas na tubig sa loob ng bilangguan ay ang mahalaga, ligtas at buhay ang kanilang pamilya. At sino ba ang jail warden dyan, Edwin? Sino ba ang jail warden dyan? Butit naalala yung mga preso. Ano ha? Alisto. Maalis itong mga tohan ni Kuyang Red Worshipful General Ruel Rivera. Yung hepe rito, si Police Colonel J. Baybayan, isa rin maso nito, Mayor. Malang maso nito na yun nga ang mission nila, pagtulong. Kaya naisip nila, kung makakatakas daw ito, pwedeng magka-problema. Pero sa huling desisyon, inikas agad dahil bago tuluyang lumubog. Kaya yun, ang desisyon niya, nag-ari pa rin sa kanya nga, damdamin yung awa, baka mamatay itong mga bilanggo. Isa-isa giniligas sa sagan ng malakas na alon at unti-unting paglubog ng kanilang presyento na ngayon nandito pa rin sa building ng katabing Bureau of Jail Management dito sa Malabon. Kaya anytime, after lang sata, ililipat na rin yung mga nakabilanggo sa dating presyento matapos na tulong-tulong sa paglinis. Nakita ko mga sirang computer, mga kagamitan ng PNP ay nasa bungat itong kanilang presyento. Pero sabi nga, ni isa raw walang mag-isip na aabot ng ganon. Maging yung mga sasakyan, mga kapulisan, lumubog din dito sa harap ng Malabon na quarters, dito sa Katmon na Malabon. So yan mga tiga, Bec, wala pa rin dito sa Caloocan na 20 station sa Katmon, Malabon. Ako si Peter Kinagulat sa Disarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque, mula sa saan yan? Malabon, Sister Malabon na kayo. Diyan sa may Malabon PNP na nalubog sa baha. Buti na lang maagap itong mga bata ni Kuyang Right Worshipful General Ruel Rivera. Ha? Diyos ko, ang takot siguro mga preso. Nasa hanggang leeg na tapos nasa selda ka. Pa. Diyos ko, di kalumbibit sila siguro dun sa mga rehas na dun. Ano, at sa paganahong ganyan lakay, kung ikaw ba naman ay makakaisip ang tumakas, kasi Diyos ko, di ba? At least sila ay cooperative naman sa mga ating mga otoridad. Maraming salamat, birthday boy Edwin Duque. Ayan, breakfast ang kailangan namin na birthday boy, hindi merienda, ha? Maga pa merienda. Lakay yung pansit daw, merong longganisa sa ibabaw. Ah, ganun ba? Tsaka chorizo. Ayan, alabang sinangag dyan. Ayan, nako, sinangag. Oh. Tapos daing lakay. Oy, teka muna. Sarap. Ayan, ito, hindi rin nagpapahuli yung batang Quiapo, ha? Ayan, sinong batang Quiapo? Abay, sa mga gustong mag-donate po sa aming operasyon tulong para sa ating lugo, sa ating mahabay sinalanta ng baha.
Mm-hmm. Huwag po kayo mahiya. Ayan. Mm-hmm. Sabi ng batang Quiapo at saka lolong Quiapo, lolo ng Quiapo. Ayan. Sino ba yan, Lakay? Eh, di, Senator Lito Lito, Lapid Aba, Lapid. Aba, si Senator Lapid. Magbibigay din. Ayan. Magdodonate din daw sa Operation Tulong pandagdag sa Lugaw ni Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Eh, partner naman na yan ng Operation Tulong, ay, Lakay. Pala, si Supremo, di ba? Nagbibigay talaga siya. Sa Operation Tulong, oo. Eh, dahil baha, ayan, narin niya, baka... Magdadagdag pa. Baka kapusin yung lugaw ni Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Ayan, magdadagdag pa raw si Lito Lito Lapid Lapid, sabi ni Senator Florante Rosales. Lahat po ay welcome po dito. Wala po tayong pinipili. Yes, ang gusto pong tumulong, aba, kayo po ay welcome na welcome. Maraming salamat po at pagpalaan kayo ni Lord. Sana may have more blessings para i-share sa ating mga kababayang nangailangan ng tulong. Daming bayan. Samantala, si Boy Gonzales, ano report ni Boy Gonzales? Nasa iyo, ha? Ito, Lakay, ang MMDA, Metropolitan Manila Development Authority at DNR. Sinimula na ang paglilinis dyan sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. Oh. Nako, Boy, marami bang mga... Kasi... Ano nangyari sa Dolomite Beach, ano, ha? Oo. Pero bago mag-report, Boy, ayan, sabi ni Lugaw Queen, bili ka pa daw ng 10 kaldero sa Divisoria, ha? Oh, kailangan yun, Lakay, kailangan ayan, natin yung kaldero na malalaki. Okay, Boy G, proceed. Boy! Lakay, matapos kayong panalasan ng bagyong Karina at Tabagat, itong mga nakalipas na araw, ay dumami nga yung mga basura dito sa Dolomite Beach, kaya naglilinis na ang mga tauhan ng MMDA at DNR. Ang pawa mga debris na plastic at iba pa mga klase ng basura ang hinakot na nasa higit sa 10 sako o mga trash bag na ang kanilang nakuha. Bukod dito, pasusiringan nilang winawalis yung mga Dolomite sand para mawala yung mga nakabuong basura at iba pang bagay para maging pino muli ang artificial na buwangin. Inaayos na rin, yung paligid ng dalampasigan ng Dolomite Beach na yung mga barrier at harang na nasira patapos nga yung kalamidad. Bubuksan muli ang... Ah, sorry. Buti na lang hindi tinanga yung yung mga ang tawag niya yung buhangin, ano, ha? Mm-hmm. Boy. Yung nandiyan sa gilid. Oh. Nakasemento na may buhangin. Yung lakay may mga pagharang na yan eh. Mm-hmm. Kapag talaga may bagyo, yung mga siyempre sa dalampasigan, diyan umahapas yung mga na yung basura na galing sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Metro Manila, maging sa kalapit na lawigan. Na napupunta dyan, kaya ang ginagawa ng mga taga DNR at MMDA na lagi nilang minimaintain niya na, na malinis ang Dolomite Beach. Ang sa mga nagtatanong, kung muling bubuksan yung Manila Baywalk Dolomite Beach sa darating na Lunes pa, July 29, alas 6 na umaga, mula hanggang alas 6 ng gabi. Ito si Boy Gonzales para sa DCR Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, mula sa Dolomite Beach. Abay, malupit naman itong si Engineer Sunny Montihar. Ayan, Lakay. Sabi niya, yung mga mahuhuling magtatapon ng basura, ayan, ipalinis sa kanila ang drainage. Kayo kaya ang magkutkot ng drainage kung malaman ninyo gaano kahirap linisin yan. Ayan, totoo yan. Eh, sabi kasi effective yung ginagawa ni Mayor Hage doon nung araw eh. Ng Puerto Princesa. May multa pagka nagtapong ka ng basura. Magtapong ka lang, upos ng sigarilyo sa kalsada, huli ka. Tsaka balat ng candy. Kaya ang balat ng candy, ha? At iba rin ang style ni Mayor Bayani Fernando nung araw sa Marikina. Pagka hindi mo hinahakot yung basura mo sa harapan ng bahay mo, ha? Hindi hakot yan, tatambakan pa ng basura yung harapan ng bahay mo. Gusto ko yan, Lakay. Kasi may mga irresponsible tayong mga kababayan. Hindi natin nila lahat, pero marami Lakay ang responsable. Ayan. Kaya siguro DILG Senator Benhar Abalos, Secretary. Hindi ba Senator? Eh
eh kasi magre-resign na to sa October, magfa-file na ng ano to, certificate of candidacy. Confirmed na ba yan? Na, eh, sabi na ating buwit, sabi ni Yusek Pasaraba. Lakay, oh, ikaw babalikan ka ni Yusek. Sabi niya, Lakay, wala ko sinabing ganyan sa iyo. Eh dapat talaga ano na ang tawag nito, may bastonero. Ayan. Para siguro yung mga ayan, yung DILG secretary pulungin ang mga mayors ayan nationwide, ha? Abay dati-dati kaya ang linis sa amin sa Pinili Ilocos noon, naglalakbay aral sila sa Palawan kay Mayor Hagidorn. O di naging cleanest ang town namin sa Pinili sa buong Ilocos noon. Yun yung magandang ginagaya Lakay, yung mga ganong project. Yes, sa time ni Mayor Sioni Pagdilaw. Daming bayan. 2025 budget ng DPWAs dadaan sa butas ng karayom sa kamara. Ala. No, mahirap yan Lakay. Oh. Pakahirap lumusot sa butas ng karayom. Naranasan na malawak ang pagbaha. Dapat may managot. Arrest number 12. Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, dadaan sa matinding pagbusisi sa kamara ang budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2025. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat may managot sa naranasang pagbaha sa National Capital Region at bahagi ng Southern Tagalog at Central Luzon. Sabi ni Castro, nasa may 200 billion pesos ang pondo ng DPWH sa Flood Mitigation Program ngayong 2024. Bukod pa dito ang mga foreign assisted projects para naman sa flood control na tinatayang 1 bilyong piso kada araw, kaya posibleng umabot na may 400 billion pesos ang pondo para sa flood control project. Dagdag pa ni Castro, kailan itong busisiin ng todo dahil sinasayang nila ang pera ng bayan, pero palpak naman ang nangyayari. Question pa ni Castro kung nasaan ngayon ang may 5,500 na flood control projects may pinagmamalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos pa lamang na SONA. Ang bagyong Corina lamang pala anya ang nag-fact-check sa palpak na flood control projects ng DPWH. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Actually, Manang Milky, yan ang tinatanong kay Secretary Manny Bunuan kanina ng DPWH. Eh. Kaya lang, habang tinatanong ko yun, eh, bigla nagpaalam kasi andyan na rin si Presidente. Lilipad na rin sila papuntang Lakay, alam mo kasi dapat inuna mo eh. Ah, ganun ba? Oo, dapat binungad mo eh. Pinasakalyo ko nga muna para ano, panghuli ko yun eh. Eh, kaso. Parang suna lang ng Pangulo Marcos yung mayroon kang finale. Yung punchline nandun sa finale, ha? Eh, kaso, biglang dumating ang Presidente. Ayan, dito rin magpaliwanag. Ayan, sa Senado na lang daw at sa Kongreso magpapaliwanag. Pero sabi niya, Lakay, eh, mag-usap na lang daw kayo sa mga susunod. Na ibang gabigat, tapo DPWH Secretary Manny Bunuan. Daming bayan. Standby sa ating iba pang mga reports sa oras, Sister L. 9:22. R.H. Daming bayan. Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan. At si Lakay po, asan si Lakay, Kuya Greg? Biglang nawala si Lakay. Kailangan daw niyang abulin yung ano. Sumisikat na ba ang araw? Nako, kanina po pagpasok natin, paulan-ulan pa rin. At ayon nga po sa Pag-asa, ano, mayroon po silang binanggit kanina na ang unang klase po, ang first day. Papasukan na po kasi sa araw ng Lunes. Mukha pong sasalubungin ng mga pag-ulan ang unang araw ng ating mga estudyante dahil po dito sa LPA, o yung pong low pressure area. At ayon po sa Pag-asa, ang inaasahan na makararanas ng mga pag-ulan sa Lunes ay ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at ang Davao Region. Kaya naman po sa ating mga magulang, sa mga nanay, tatay, ate, kuya, bilhan na natin ng mga payong, kapote, bota, yung ating mga chikiting para naman po meron pananggalang sa ulan. And of course, ang ating mga mahal na teacher, naku, ingat-ingat po tayo, ano? And marami pa po tayo mga balita ngayon. Puntahan muna natin ang update mula po kay RH 52 Edniel Parosa, follow-up report tungkol po dito sa natrap sa sunog dyan po sa may Tumana sa Marikina. Nakakalungkot po, ito po ay nasawi at nakita na po yung kanyang mga labi. RH 52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel?
Sister L, natagpo na itong bangkay ng natrap o bangkay na natrap dito sa may nasunog na bahay sa Barangay Tumana sa lungsod ng Marikina. Sunog na sunog itong mga labi, Sister L, na kung ilarawan nga ng mga investigador mula doon sa bahagi ng Philippine National Police ay sagad na sa buto itong bangkay na ito. Wala pa yung mga tauhan ng soko dito, pero para tuluyang mahugot yung sunog na katawan dahil din ang protocol katapos ng sunog, pero wala namang wala namang iba doon sa limang nasa loob ng bahay ang naiwan. Maliban dito sa senior citizen, higit 60 years old na kinilala sa pangalang si Videl Garcia. Ito si Tatay Videl, Elaine, sabi ng kanyang anak na si Chris, ay siya pang unang nagising sa kanilang pamilya nung nangyari yung sunog sa katabing bahay, katabi nilang bahay. Pero dahil siya yung naunang nagising, ginising niya itong sina Chris at yung kanyang mga anak at kakaanak. Tapos bumalik siya doon sa taas sa second floor para kunin yung yung mga dokumento at kumuha ng pera. Lubak itong apoy doon sa umabot sa first floor sa baba noong bahay, at hindi na nakaalala itong sina Kuya Chris sapagkat yung kanilang mga balde, mga timba na gamit sana sa bahay ay naroon na iwan sa evacuation center. Dahil nga naman galing sila sa bahang sistema ngayon, dinahan na sila dahil ito sa habagat at sa bagyong Karina. Nasunugan pa. At ito, wala namang ibang kukumpirma kundi sila. Wala kasi siya identifiables gaya nung bracelet o relo. Kung ito siya, si Tatay Videl. Pero again, doon sa limang nakatira sa bahay, wala namang ibang naiwan kundi siya. Kaya si Tatay. Todo yung kapumosyonal, yung mga kamag-anak at kanina nakapanayal din sa 2x2, si Kuya Chris. Ito niya sinalaysay yung senaryo. Ipinamigit ko na pangalan si Chris ay isinakay na sa ambulansya dahil nakas yung mukha eh. Ito ba yung may itong Edniel sa video mo yung walang damit na parang mayroong mga may gamot ba to? Oo, lapnos. Ginilagyan na yata yan ng gamot. Wala na siya ngayon at dinala na ng ambulansya. Pero kung pwedeng ipakita ulit sa RHTV, yung sunog na bangkay. Yung video na yan, Elaine, ay nakuha natin, ibinigay ng pamilya mismo. Itong pamilya Garcia. Pamilya ni Tatay Videl. At yung video na yan ay galing sa pamilya. May clearance na paipakita kasi yung mismong bangkay ay hindi pa nahuhugot sa loob mismo. Pero kumpirmado na. Mayroon isang bangkay na nasa dito sa sunog. Bumabot lamang ito ng first alarm bago pa man madalas stress ng madaling araw at bago rin madalas 4 ay agad na pula. Pero nag-iwan ang pinsala sa 6 na bahay at mga pamilyang nasa loob. Ang hinala ng mga narito dahil wala silang kuryente hanggang sa magdamag dahil pa rin sa bagyo at kabagat, maaring kandila yung rason kung bakit nangyari itong sunog. So yan pa rin ang latest dito sa Barangay Tumana. Kapatid lamang natin sa kabilang kali yung DZRH Operation Tulong, kung doon ay medyo nagtutulungan at bayan ngayon dito naman ay malukot sa balita yung bumungad sa atin. Balik sa iyo ulit. Alright, maraming salamat RHF52 Edniel Parosa. Daming bayan. Nakakalungkot po ulitin po natin, isa ang nasawi na senior citizen ang dyan po sa nangyaring sunog sa Tumana sa Marikina. Sa mga kababayan natin, ingat-ingat pa rin po. Ayon po kasi sa Meralco, mahigit sa 200,000 pa ang walang kuryente as of now. Ayon po yan sa tagapagsalita ng Meralco na si Manong Diyos Aldariaga. At of course, pag wala pong kuryente, lalo na paggabi, gumagamit tayo ng kandila. Kaya naman sa ating mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Siguro maging maingat, lalo na po kapag matutulog, siguraduhin na patay na po yung kandila, yung sindi po niyan. Huwag na nating hintayin na maubos pa at baka mag-cause pa po ng sunog. Ingat-ingat po tayo, nakakalungkot dahil matapos po ang baha, matinding pagbaha ay sunog naman. Kaya naman po ingat-ingat sa atin pong mga kababayan. Samantala, daming alamin naman natin ang report ni RH30 Eric Dastas, itong Chinese national, binaril sa ulo, patay dyan sa may General Trias, Cavite. Detali balita mo, Eric Dastas. Eric? Sister Ella, dito ang arrival sa ospital ng isang Chinese national. Makarangang barilig sa Celos Reyes Avenue, Barangay Habalera, General Trias City, Cavite. Sa inisyal na investigasyon ng General Trias Police, minamaneho ng biktima na nakilalang si Jiang Wei, ang isang Mazda 3 na may plakang MED on November Eco Delta
9-6-6 sabang tinatahak nito ang naturang lugar patungong barangay Bikatan nang bigla na lamang almunong bariling sa ulo ng hindi pa nakilalang sospeka. Nalula naman ang isang Toyota Hiace na may plakang NGP o November Gold Papa 2325. Mabilis ay niya tumakas ang sospek patungong barangay Manggaan, General Tria City, Cavite matapos barilin na ang biktima. Nagsasagawa na ngayon ang palakoperasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilalaan ng sospek. Eric, Eric, kumusta ang update natin dun sa allegedly kidnapping dyan sa isang executive village dyan sa may Bacoor kahapon? Actually, yung ginagawa ngayon ng Bacoor Police ay nag-agad sila ng follow-up dito sa incidente nito, no? At itong biktima ay alleged ito, ano, illegal detention at tinitingnan na rin yung robbery o pagnanakaw na naganap na sa isang subdivision dito sa Bacoor City. At yung isang Toyota Hiace niya na may plakang DAC9322, ito yung ginamit ng mga suspect na napanggap namang NBI agent. So yung biktima na nakilalang si DS2, ito yung sinasabi na inabdak itong mga nagpapakilalang NBI na ngayon ay hinahanap na ng mga otoridad at hindi pa malamang halaga ng pera yung daladala o natangay nitong mga nagpanggap na NBI si Israel. Kasi di ba kahapon ang initial report natin ay apat itong Chinese nationals na allegedly dinukot at may naiwan pang tatlo doon sa bahay. Ito bang tatlo na naiwan sa loob ng bahay ay nakausap na ng mga otoridad at ano ang kanilang naging statement? Nakausap na actually ng Bacoor Police yung dalawa na yung pinaka-driver at yung kasambahay at yung isang Chinese national. So, ayon dito doon sa driver na nakaposas na nang natagpuan dahil yung mga isang Chinese at yung isang babae ay binusalan ito, iginapos ang paa at mga kamay. So, inaalam dahil mukhang kakilala at na naging naipapagmaneho pa nitong isang driver o yung biktima yung isa sa mga suspect. Oo, sa nako. Ito bang initial na impormasyon natin kahapon na may kinalaman sa Pogo, kumpirmado na ba ito? Ayan nang lumalabas dahil itong mga Chinese national ay dito umano naglalaro ng mahjong o yung mga may mga sinasabi na merong nagaganap na illegal na pasugal ano itong kinatawag ko. Alright. Itong mga armado na grupo na nagpapanggap na o nagpanggap na miyembro ng NBI Israel. Alright, maraming salamat, Eric Dastas. Back to you. Daming bayan. Thank you, RH30, Eric Dastas. Kahapon po kasi, meron po tayong istorya dyan sa may executive, isang executive village at sa Bacoor, kung saan apat na umanoy Chinese nationals ang dinukot ng nakasuot ng uniforme ng NBI. Hindi po natin kinukumpirma na sila po ay mga miyembro, pero sila po ay nakasuot. Maaring sila ay nagpanggap lang at nakabonet pa. At mayroon pong apat katao na kinuha umano ayon sa mapagkakatiwala ang source po ng DZRH. At yung kasambahay, driver at isa pong Chinese national ang nakaposas na iniwan nila sa loob ng bahay at nadatnan pa po ng mga otoridad ng Bacoor Police. Ito pong tatlong ito. At alamin natin ang mga follow-up dyan dahil ang sinasabi po ang initial na impormasyon ay may kinalaman po ito sa illegal na operasyon ng Pogo. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang paalala. Pilipinas ang oras 9:41.
Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan Pilipinas, ang oras 9:45 na po ng magandang umaga. Minus lang kay Mayor Deo Macalma, mayroon lang pong urgent na bigla ang pinuntahan si Lakay. Pero ako po ang iyong makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook page. Isa shoutout ko lang mabilisan. Ano? I will take the opportunity para batiin yung ilan sa ating mga kababayan. Pero bago ko pala i-shoutout doon sa ating mga kababayan, for sure nakita ninyo ito sa social media, yung nagtrending po na pinalitan yung Hilpuyat Avenue, yung Hiltulog na inilagay, nakita nyo po ba yon? Yung usap-usapan po sa Facebook post ng isang netizen, matapos niyang i-post po itong signage na agaw atensyon naman talaga sa ating mga netizen habang dyan po siya sa area ng Makati. Ito po yung Hiltulog Avenue at yan po yung nag-trending po dahil po ipinost yan. Pero ngayon pong umaga, kanina po, ipinag-utos na po ni Makati Mayor Abby Binay Campus na ibalik po sa Hilpuyat Avenue Street yung pong signage at tinanggal na po yung advertising campaign na Hiltulog Avenue. At kasabay po niyan, humingi na rin po ng paumanhin o humingi na rin po ng tawad ang alkalde sa publiko and of course po sa pamilya ng dating Senate President Hilpuyat. So trending po kasi yan at pinalitan na po yung pangalan. Medyo pinagkaguluhan po yan ng mga netizen. Yung iba naman po natawa. Pero yung iba naman po syempre nagkaroon po ng negatibong reaksyon tungkol po dyan. Samantala, nagpapatuloy naman po ang clearing operations ng DPWH at yung kanipla pong quick response team dito po sa mga kalsada sa National Capital Region na nasira po dulot po ng habagat and of course po ng bagyong Karina. Kaya naman po yung ilan po mga kalsada, pinipilit po nila na maayos at lalo na po yung mga natumbang puno sa ibang areas din po, hindi lang dito sa NCR, upang madaanan na po ng mga motorista at ng publiko yun ilang pong mga lugar na nanatiling close po dahil po sa pinsala ng bagyo at habagat. Daming bayan. Babatiin ko lang muna at baka ako'y masingil pa. Happy 3rd wedding anniversary kina Jordan Urbano at Gretchen Ebueza Urbano ng Mekawayan, Bulacan. Ayan, happy 3rd wedding anniversary po sa inyo. At nakikinig sa atin, shout out, babatiin ko ang mga taga Directorate Personal Research Management ng dito po sa Camp Crame. Nakikinig daw ngayon si Jim at Weng Mafe Box. Ayan, good morning po. Also, Major General Sydney Hernia, good morning po. At shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok dito po sa ating programang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. At hi, aba, may mga reaction dito yung sabi sa ating YouTube. Hindi ko nababanggitin yung unang word. Sabi niya, medyo nabalahura daw yung apelyedo. Ayan, siya ay natatawa dun sa Hiltulog na ating binanggit. Pero yan naman po ay nagsorry naman na po ang alkalde ng Makati at ibinalik na po sa Hilpuyat Avenue po yung pangalan. At shout out ko lang si hello kay Lalaine Megarchetorena, sabi niya, buhay ng ibang politiko ang gumaganda. May mga negative reaction pala tayo dito kanina, no, tungkol dun sa DPWH. Ayan. DPWH and other government agencies, please lang, moderate your greed. Yan ay ayon kay Albert Santos. Yan po ay ilan sa damdaming bayan ng ating mga listeners and viewers. Sabi ni Nap Acampdo, kung sino pang walang disiplina, sila pa ang nagre-reklamo. Pero totoo yan, may ilan sa ating mga kababayan na kung makapagreklamo, akala mo naman hindi sila contributor ng mga nagtatapo ng mga basura. Binabanggit nga namin kanina ni Lakay Deo, yung pagtapon niyo lang ng balat ng candy, yung mga upos ng sigarilyo, kahit po yan maliit, kahit gapiranggot po yan, kapag ka po yan ay nagsama-sama at bumara sa ating mga drainage, baha po ang epekto niyan. Dummy.
Announcement lang po sa ating mga viewers, listeners na nakatutok. Kung kayo po ay plano po ninyong mag-unwind ngayon pong araw ng Biyernes, thank God it's Friday. Ang Star City po, kung gusto nyong mamasyal, bukas po tayo ngayong araw ng Biyernes, July 26, alas 2 hanggang alas 10 ng gabi. Kasi kahapon po, sarado tayo, pero ngayon po ay back to normal operations na po ang Star City. So, pwedeng-pwede na po kayong mag-enjoy at dalhin ang inyong pamilya. Ayan. Enjoy po tayo kahit may mga, alam nyo, maganda din yung kahit pa paano ang atin pong mental health ay inaalagaan. Kaya kung gusto nyo mag-enjoy, punta po kayo sa Star City. Samantala! Flash Report! Flash Report! Mayroon pong nagpakamatay dyan po sa itinatayong building ng Senado sa Taguig City. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Yes, Iling, nangyari ito alas 9 kagabi. Base dito sa impormasyon na nakarating sa kaysa office ng Senate President Chis Escudero, isang kadete ng Philippine Navy ang pumasok sa lugar at ito ay merong humahabol sa kanya. So mamang humabol din yung mga gwardiya at hinanap siya sa loob ng building. Ngunit alas 10 ng gabi nang ito ay makitang o ito ay tumalon sa North Tower at agad itong ibiniklarang namatay. Agad na itong naproseso ng mga tauhan ng SOCO ng Philippine National Police at alauna 15 ng madaling araw nang ito ay nailabas mula sa new Senate building. Tayo ay naghihintay pa ng karagdagang impormasyon hinggil sa bagay na ito habang nagsagawa ng investigasyon ng mga tauhan ng Taguig City Police. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat RH28 Lakay Raymond Dadpaas, manatili po nakatutok dito sa DZRH para po sa ibang karagdagang impormasyon ng balitang yan upang malinaw po natin ano ba talaga ang dahilan at ano itong sinasabing humahabol sa kanya, ano ang dahilan. Alamin natin ang kabuang istorya niya kapag ka po inilabas na yung resulta ng investigasyon ng ating mga otoridad. Magbabalik po tayo, Pilipinas ang oras, 53 minutes na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Damdaming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan. Dalawang minuto na lang po. Alas 10 na po ng umaga. Samantala, puntahan muna natin ang ilang mga pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Sister L. Kasalukuyang nakataas ngayon ng thunderstorm advisory sa Metro Manila. Kasama dyan ang mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Quezon, kung saan inaasahan ng moderate to heavy rain showers hanggang sa susunod na dalawang oras. Ang nasabing pag-ulan ay nararanasan na sa ngayon sa Zambales, Bataan at Tarlac. Samantala, kasalukuyang sumasailalim ngayon sa emergency works ang Balara Treatment Plant mula alas 8 ng umaga na tatagal hanggang alas 12 ng tanghali. Yan ay magdudulot ng water service interruption sa mga barangay ng Pio del Pilar at poblasyon sa Makati City. Nakadeploy na ngayon ang mga water tanks para umalalay sa mga residenteng apektado ng walang tubig. Samantala, suspendido pa rin ngayong araw ang operasyon ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa MMDA Pasig River Ferry Service, mataas pa rin ang level ng tubig dahilan para lumubog ang mga pontoon at ang iba pa sa mga ito ay masira. Manatili namang nakaantabay para sa mga susunod na anunsyo kung kailan muli magbabalik sa normal ang operasyon ng Pasig River Ferry Service. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Damdaming
bayan. Maraming salamat, RH30 UL. Maraming salamat, UL Reyes. Ito kasing si Eric Dastas. Sasaktan ko to si Eric. Eh, biro lang po. Pero i-correct ko lang ano, yung pinapabati niya pala kanina ay sa mga taga Directorate Personal Records Management. Ayan. At shout out naman kay Sergeant Dondoy Armejo ng Tanzal, Cavite. Ayan. Hello po sa inyo. At aba, nag-message sa atin ang... Oh, si Senator Lito Lapid, banggitin lang natin, nag-donate ng cash ang Supremo sa ating DZRH Operation Tulong. Ito po ay para sa ating palugaw. Ayan, dahil po sa ang Operation Tulong po ng DZRH ay patuloy po sa pag-iikot dito sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng mga pagbaha at ilan pong mga kababayan natin ang nasa evacuation centers pa po at sila po ay binibigyan natin ng hot meal sa pamamagitan ng ating DZRH Operation Tulong. Kaya po sa mga nagdo-donate at nagbibigay po ng kanilang tulong, maraming maraming salamat po. Pagpalain po nawa kayo ni Lord at mas marami pa pong blessings para po sa inyo. At sa pa, yan po ay ayan eh, wait lang. Ito na. Ako ay Beanie ngayon dahil wala sila kay. Ako ay naging Beanie. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan. Minus lagay Mayor Deo Makalma. Maraming maraming salamat po sa lahat mga tumutok, nakinig at sinamahan tayo ngayong umaga. Dito po sa ating programa. Shout out sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel, sa DZRH News Television YouTube channel, and of course sa ating pong Facebook page sa DZRH News. Natila po kayong nakatutok sa aming istasyon para po sa iba pang mga balita at latest na mga pangyayari. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama po niyo po dyan ang nag-iisang Wonder Woman sa pagtulong ng DZRH, si Miss May Binauhan. Minus lakay Mayor Deo Makalma. Ako naman po si Sister L, Elaine Apit. Diyos marahay na aga sa Indugabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. At shout out sa Kadag at Apit Family. Hello po sa inyo dyan sa lahat po ng mga kamag-anak ko. And of course sa aking mama, Mama Yoli. Ayan. Love you ma. And sa ate ko, Ate Annie. At sa aking mga pamangkin. Hello sa inyo dyan. Pilipinas, ang oras, 3 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Daming bayan.